Ito pa sa aking problema, yung engine warning lights ng aking motor umiilaw kahit maandar ako. Mga 15 seconds bago siya mawala. Ngayon, pupunta ako sa Yamaha. Alamin natin kung anong problema at saka yung solusyon. Tsaka samahan nyo na rin ako magpa-change oil. Tignan natin kung magkano abutin, ha. Tara, mga paps. Dito yung anak, yung tipiting. Wala ngayon, pero Mio. Mio. Sniper. Mio. Basing ba, parang wala akong nakita ng ano nyo ah. MT-15 ah. Walang nakadistay ngayon. MT-15 gusto kong makita sana eh. Ganda ni Churata. Tebex. Kaya nga, teacher. Binablog ko. Thank you.
lang. Bago sa ano. Sa mga gustong magtipid. Yung mga hasay. Masing pwede ng paano ako. Talagay na ako. Girlfriend, ikaw na nga. Ikaw na nga, laking boy. Ito mga katropa ko sa ano. Sa Yamaha. Nabitan ko na. Tara. Busing. Ito, yung problema kasi, umiilaw kasi yung ano, engine warning niya. Kahit umaandar ako sa kalsada, mga 15 seconds bago siya mawala. Tapos mawala siya, tapos mamaya babalik na naman uli. 15 seconds uli, yun ang problema ko. Paano kaya ang solusyon niyan? Oh, dala ko. Okay, tayo. Ito problema ng motor natin. Ito sa umiilaw na engine light. Ito. Number 46. Four na blink na bagal. Bagal ang bilang namin kasi nung 10. Uh-huh. Tapos 6 na sabay-sabay na malakas. Sunod-sunod. 46. Okay. Regulator ang problema, no? Problema. Possible. Yeah. Kasi nagdi-discharge yung battery o kaya hindi nagkakarga ng maayos yung battery. Yes. Alam na natin. Ito ang problema. Ito ang hanapin natin. Tapos, ngayon, change oil din ako. Oil filter. Alamin natin kung magkano lahat. Mag-agastos natin. Di ba, sir? Pag nasira yung kahalomad yung battery nyo, hindi na kayo tatakbo niya. Hindi naman palagay ko hindi naman lobat eh. Hindi pa sir, makano pang kampi. Ah, okay. Pag nasira ng tuluyan yung regulator nyo, mag-discard ko yung battery. Ah, hindi under. Hindi na under. Okay. Ipirik namin yan. Okay. Nag-a-attend na siya. Yun, warning na siya. Nag-warning na siya. Okay. Kailangan. Meron na po kami napagtanong ganyan. Okay. Mangyayari po kasi dyan, nananakbo. Bigla po yan para kung pipitik-pitik. Okay. Patay na, wala na. Pero sa akin naman, sa sitwasyon ko, tuloy-tuloy pa rin naman siya. Wala akong nararamdaman na kakaiba. Kasi ngayon, ano yan, kumbaga, yun nga yung ano niya, oy, may problema na ako. Kailangan ipatrek mo na ako. Okay. Ang galing. Kaya patanong ko lang yan. Magkano naman. Sige. Thank you. Kasi malimit naman, dalawa lang ang problema niyan. Sa either battery, o regulator. Kasi pag nasira si regulator, damay po si battery. Okay. Kasi ang trabaho po ni regulator, siya po yung nagda-transmit ng power na kuryente na napoproduce ni magneto. Papunta doon kay rectifier regulator, pagpasok doon, liliit na papunta kay battery. Okay. Sa reserve ni battery. Yun okay. Dapat, magang 14 lang yung pinaka multain na full charge kay battery. Pa doon, lampas ko na 16, 17, 18, sira yung regulator mo. Pati battery mo sisirain. Okay. Kasi wala nang control yung pasok ng kuryente pa. Kaya yun yung dalawang malimit affected parts battery. Okay. Yung sira talaga niya na main is yung rectifier regulator. Ito po yun. Tignan natin. Pero iba po ito kasi pangkawasaka ito. Pero kumbaga, yan yung regulator, ito yung battery. So, pag umandar yung motor, pupunta dito is i-regulate niya para po maging 12 volts lang. So, pag sira na ito, wala nang control kung ilan voltage ang pumasok dyan hanggang sasirain niya yung battery. Okay. Thank you sa paliwanag, Pops. Ito, naintindihan niya na siguro. Ito na yung sagot sa ating mga katanungan. Mayroon na kayong pinalitan, pati. Okay ba? Okay. Kanyang. Okay naman. Okay naman. At naman na wala pati yung kanyang. Link na. Thank you. Yun ay totally, tumirik talaga. Ay, talaga? Yung sa'yo ay na-underpump. Yung kanya takbo, tapos biglang patay. Apahintuin niya ng ilang ano, parang nakaka-recover, underlit. Sa akin naman, bihira ko naman gamitin yan, kaso nga lang yan, no? Pero kung pinagamitin siya ng long distance siya, inabot kayo. Wala, kahit yung kahit bumili kayo ng bagong battery, sinarpa ka dyan. Andar! Pero pag na-discard, wala. Pero nagagamit ko naman siya ng ano, long ride. Yung nga, sir. Kaya nagwa-warning na ako. Warning lang na ako. Buti hindi ako umabot sa ganong sitwasyon, yung ano, yung hihinto. Totally mamamatay na siya kasi
yung battery ko, di ba yung tank natin is maasa lang yung battery para mag-feedgas siya ng gasolina. Ngayon, pagpatay na yung battery, hindi na ngayon gagana yung fuel pump para makapagbaba siya ng gasolina. So, ang mangyayari, mamamatay ko talaga. Oh, okay. Maswerte pa pala ako mga paps, hindi ako namatayan. Hindi kayo nabot sa malayo kung sa Baguio. Napakaswerte ko paps, at buti naagapan ko kahit pa paano. Ito, babayad na ba ako ngayon? Payment sir guys, sa loob na lang. Sa loob na lang. Eh, itong... Money sir sa job order level. Ha? Oh, change oil filter, tsaka yung engine. Ha? Pwede. Sir, si job order nyo po kasi meron na yung change hand nyo sir. Tapos 260 mo lang is 150 po yung filter, sir. Plus, magkakaroon kayo sir na last 5% dahil dito meron sa KIP. Oo, meron kami. Meron akong binibig. Masikreto kasi ako masyado. Nahiya kasi ako. So, ngayon lang, nag-apply ako sa YouTube kasi. Napasa ko ngayon sa Facebook kasi marami ko kasing nag-grupo. Kasi ma'am, yun ang tropa ko dito si ma'am. Sa iyo ma'am. Good day, ma'am. Bye-bye.